What's up? It's the Updated Weeb. At sa video na ito ay tatalakayin natin ang chapter 192 ng Jujutsu Kaisen. Isang napakagandang chapter na naman mula kay Gege Akutami na siguradong magugustuhan nyo at maaaring mabitin na naman nga kayo dahil hindi pa dito nagtatapos ang paglalaban. Which is a good thing naman dahil makikita natin hindi minamadali ng author ang mga pangyayari sa arc na ito. So wag na nating patagalin pa at simulan na natin agad ang talakayan. Konting recap mula sa chapter 191 ay nakita natin at na-confirm na nga na ang Big Fat Worm ay si Naoya Zenin. Habang nakuha pa rin niya ang speed na nagmula sa kanyang curse technique way back nung isa pa siyang tao. Habang pinabalagbag niya itong si Maki gamit ng kanyang extraordinary speed. At naiiwan naman itong si Kamo no Ritoshi dahil sa napakalayong distance na narating nila. Ngayon, kung nagugustuhan mo ang ating latest chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen, One Punch Man at maging ang Black Clover, ay siguraduhin mo nang na-subscribe, na-ring mo na ang bell button at na-like mo na ang video. Isa na yung napakalaking suporta para ipagpatuloy natin ang paggawa ng mga chapter reviews. Proceeding with the chapter at hand, makikita natin ang isang flashback na kung saan ay tinuturuan o ini-instruct ni Principal Gakuganji si Kamo no Ritoshi. Habang tinatanong niya si Kamo kung natatandaan daw ba nito kung ano ang dapat itanim sa utak ng mga sorcerer tuwing papatay sila ng mga curses o maging ng mga sorcerer, which is actually a bit contradicting lang kasi syempre as a sorcerer bakit tinuturuan ni Principal Gakuganji itong si Kamo no Ritoshi na pumatay ng kapwa sorcerer. I think maybe tinuturuan nila ito upang i-counter ang mga sorcerer na naging evil na. Pero sa pagpapatuloy ng topic, sinagot siya nitong si Kamo no Ritoshi na ang mga sorcerer daw ay dapat pinapatay gamit ang jujutsu o dapat ay ine-exorcise din upang mapigilan sila sa pagiging isang cursed spirit sa kanilang pagbabalik. Then next panel ay makakakita tayo ng isang double spread na page na dinidisplay kung paano pinipindaw nitong si Naoya Zenin itong si Maki. I mean, men, tingnan nyo naman ang itsura ngayon ni Naoya. Mukha siyang nakakadiring halimaw o insekto na parabang may ulo ng tao, which is actually normal lang naman since considering na cursed spirit na nga siya. Actually, napakadami ang mga trolls sa Twitter na nagpapakita ng mga kamukha ngayon ni Naoya. Kasama na doon si Redestro na nanggaling sa Boku no Hero Academia. I mean, men, tingnan mo nga naman. Hawig naman talaga, diba? Sumunod na panel ay nasabi ni Maki na nagsisisi siya ngayon dahil hindi daw niya pinag-isipan ng kanyang mga ginawa sa kanilang paglalaban ni Naoya nung siya ay isang tao pa. Dahil naisip nga naman niya na wala siyang amount ng cursed energy at sinuntok niya lamang itong si Naoya hanggang sa siya ay mamatay. Ang hindi niya lang alam, hindi talaga niya napatay si Naoya gamit ang suntok na yun. Bagkus, nakagapang pa itong si Naoya at ang kanyang nanay na may hawak ng isang simpleng kitchen knife na hindi imbued with cursed energy ang pumatay sa kanya. Which is inexplained naman ni Wormoya dahil napansin niyang nasha-shock nga itong si Maki Zenin. Sinabi niya na hindi talaga si Maki nakapatay sa kanya kung hindi ang kanyang nanay. Na siya namang nagpagulo ng pag-iisip ngayon ni Maki dahil hindi nga naman niya maisip kung paano siya mapapatay ng kanyang nanay since yung nanay din niya eh inislit niya na yung truth na nakita nga natin na sumisirit ang dugo mula sa leg ng nanay ni Maki Zenin bago pa niya saksakin itong si Naoya. Dahil dito ay nasabi ni Wormoya na nasheshake na daw ang will nitong si Maki Zenin nang dahil sa kanyang sinabi at nasabi din niya na paano niya patatalunin itong si Wormoya ngayon na isang cursed spirit na ngayong nasisira na ang kanyang will. But then, biglang may naramdaman itong si Wormoya na parabang may isang papalapit na projectile. Agad siyang umiwas at nakaiwas nga siya sa isang napakalakas na atake na nagdudulot ng napakalakas na impact sa tinamaan nito. Matapos yon ay nakakagulat lamang dahil nakita nating isang napakaliit na araw lang pala yun. Pero napakalakas ng na-inflict na damage and impact na nangangahulugan lamang kung gaano na nag-improve ngayon ang lakas nitong si Kamo no Ritoshi. Dahil dito ay nasabi ni Wormoya na talagang kinamumuhian daw niya ang curse technique na yon. Na tinutukoy niya dito ay ang blood manipulation na curse technique.
Dahil kung babalikan nga natin ang previous chapters ay matatandaan nating nakalaban nitong si Naoya si Choso na kung saan ay muntik na talaga siyang mapatay ni Choso kung hindi lamang siya tinulungan nitong si Yuta. Habang si Maki naman ay nagsasabi ng nice assist. Pero sinasabi din niyang siguraduhin lang daw ni Kamo no Ritoshi na ang ataking yun ay based on instinct lamang. Dahil kung on purpose yun, ay napakasama naman ang pag-uugali at ang pangit naman kabanding nitong si Kamo no Ritoshi. Dahil nga maging si Maki ay muntik ng tamaan ang napakalakas niyang atake. Nasinagot naman ni Kamo no Ritoshi na at least daw ay hindi naman siya tinamaan. Habang sinasabi din na mas nasa advantage ngayon itong si Kamo no Ritoshi in terms of paglo-locate ng mga pwesto o location na kinaroroonan ni Wormoya. Dahil kung papansinin nga natin ay nahihirapan itong si Maki na sabayan si Wormoya ng dahil sa kanyang napakabilis na speed. Subalit itong si Kamo no Ritoshi naman ay nasa itaas ng kakahuyan, kaya kitang-kita niya kung saan at kung paano gumagalaw ang Wormoya na to. Matapos yon ay nag-launch ng tatlong napakabilis na gumagalaw na araw itong si Kamo no Ritoshi na sigurado namang infused with blood manipulation technique, kaya naman nagbe-bend ang mga trajectory nito. Subalit agad naman itong napansin ni Wormoya at naiwasan niya habang sinasabing too slow o napakabagal daw ng movement ng mga araw at kayang-kaya niyang i-dodge ng napakasimple lamang. Ang hindi niya lang alam, lugi siya dahil nandito pa rin si Maki Zenin. Hinawakan niya ang mga paa nitong si Wormoya habang itinatapon siya sa lugar na kung saan ay papunta ang mga moving arrow ni Kamo no Ritoshi. Kaya naman siguradong tinamaan ang likod nitong si Naoya. At hindi lamang yun, matapos siyang tamaan ng blood-infused na arrows ni Kamo no Ritoshi, ay agad pa siyang inislash nitong si Maki Zenin gamit ang kanyang My Sword. Kung iisipin nyo kung bakit My Sword ang tawag natin sa weapon or cursed weapon or tool nitong si Maki ay dahil ang espadang ito ay ibinigay ni Mai gamit ang paggamit ng kanyang life force. Dito ay makikita natin ang napakapangit na pagmumuha ni Wormoya at ang kanyang likod ay tumatagas ng dugo nang dahil nga sa napakalalang combo ng atake ni Kamo no Ritoshi at nitong si Maki Zenin. Habang ito ay umuungol pa nga sa sobrang sakit na nararamdaman niya galing sa atake. Si Kamo no Ritoshi naman ay watching from a distance dahil nga galing pa siya sa forest at ang nangyayaring laban ngayon ay nagte-take place sa isang neighborhood na kung saan ay nandun din si Maki. Subalit dito ay makikita nating dumulutang itong si Wormoya na nangangahulugan lamang na ang cursed spirit na ito ay kayang lumipad na isang napakalaking disadvantage para kay Maki dahil hindi nga naman nakakalipad si Maki. Pero masasabi natin pwede naman niyang talunin ito dahil may napakalakas nga siyang physical prowess, pero paano na lamang habang nakalutang siya sa hangin? Di malulugi talaga siya kung sakaling magsabayan sila. Dito ay nasabi ni Wormoya na nakakaramdam din daw pala ng sakit ang mga cursed spirit at nasabi niyang nag-feel bad daw siya sa mga cursed spirit na in-exercise niya dati dahil sila din daw pala ay nakakaramdam ng sakit. Then, next panel ay makikita nating sinasabi nitong lol like I care na parang sinasabing prank lang yung sinasabi niya na nafe-feel niyang guilty sa kanyang mga ginawa. Habang makikita nating lumalabas na ang napakaraming flesh mula sa kanyang likuran na kung saan ay mayroong wound na naidulot nga ng slash ni Maki. Pagpasensyahan nyo na kung medyo parang natatawa tayo sa review natin ng chapter na ito since sa chapter na ito ay pinoportray kung gaano na ka-crazy o kabaliw ang pag-uugali ngayon ni Naoya. Maaring ang huge changes na ito na nangyayari ngayon sa pag-uugali niya ay naidulot ng kanyang transformation mula sa isang tao or sorcerer papunta sa isang cursed spirit. Who knows, pero maganda naman dahil nagkakaroon ng mas malaking symbolism ang kanyang karakter. Then matapos ngang mag-gush out na ang napakaraming flesh mula sa kanyang likuran ay nagulat itong si Kamo no Ritoshi at si Maki. Dahil nakita nilang ang movement ng flesh ay unti-unting bumubuo ng parang sphere-like formation na agad namang napansin ni Maki Zenin. Kaya sinabihan niya na atakihin ito agad o patamaan ito agad ng blood manipulation attack nitong si Kamo no Ritoshi. Dahil ito raw ay isang cursed womb na nangangahulugan lamang na ang nakikita natin kaninang itsura o form ng napakapangit na Wormoya na ito ay kumbaga parang isang first stage lamang na underdeveloped. Meaning,
hindi pa talaga siya nagtatransform sa kanyang true form. Kaya naman hanggat maaari ay gusto na nitong si Maki na mapatay agad o ma-exorcise itong si Wormoya bago pa siya fully makapag-transform. Hindi naman nag-atubili itong si Kamo no Ritoshi at agad na binunot sa kanyang likodan ang isang bag ng blood habang gumagamit ng kanyang curse technique na blood manipulation, piercing blood na kung makikita natin ay talagang napakalakas at napaka-precise na nangangahulugan lamang na talagang nag-improve at lumakas na din itong si Kamo no Ritoshi sa nagdaang mga pangyayari at arc sa kwento ng Jujutsu Kaisen. Kitang-kita naman natin kung gaano kalayo ang distance na tinravel ng kanyang blood manipulation at kung gaano ka-precise ang kanyang atake considering na isang piece lamang ng blood bag ang kanyang ginamit. Makikita din natin na talagang tinamaan nga ang cursed womb nitong si Naoya na maaaring pumigil sa kanyang transformation into his true form. Matapos yon ay makikita nating tumatalsik na nga ang dugo mula sa loob ng sphere na ito na maaaring nangangahulugang tinamaan niya itong si Naoya sa loob ng cursed womb. Dahil nga nagsisigaw pa itong si Naoya habang siya ay nasa loob, makikita din natin na unti-unti nang bumabagsak ang cursed womb habang ito ay nakalutang. Makikita din natin at mapapansin din natin na napakalaki ng toll na nakuha ng ataking piercing blood kay Kamo no Ritoshi. Which is normal lang naman dahil napaka-precise at napakalayo ng distance ng ataking kanyang ginawa. Dito ay nasabi ni Kamo no Ritoshi na buti na lamang daw at na-exercise na nila itong si Wormoya bago pa ito makapag-transform. Dahil imagine it, ang napakapangit na pagmumukha ng underdeveloped na Naoya na ito ay napakalakas at napakabilis na ng speed. Paano na lamang kung fully transformed na siya? Hindi na nila ma-imagine kung gaano kalaking threat ang mabubuo ng isang full transformation ng Naoya na ito. Then unluckily, isang napakalaking bad news para kay Kamo no Ritoshi, naka-survive si Naoya habang siya ay isang napakabagong form na ngayon. Isang parabang pod na kung saan ay mayroong isang skull sa gitna. Kung papansin natin mabuti, at kung babalikan natin ang previous theories sa nakaraang chapter, maaring hindi pa rin ito ang full transformation nitong si Naoya dahil nagmula nga siya sa isang parabang nagre-resemble ng isang caterpillar at alam naman natin ang isang caterpillar ay nagiging munang isang pupa bago ito maging isang butterfly. At kung titingnan natin ngayon ang transformation ni Naoya ay parabang isang pupa nga ito na maaring hindi pa ito ang kanyang full transformation at hindi pa ito ang pinakamalakas niyang form. May pahalintulad din natin ito sa isang Pokemon. May kita nating may isang Pokemon nga na hindi ko sigurado kung anong pangalan pero ipe-paste na lang natin yan sa video. Ang Pokemon na ito ay nanggaling sa isang caterpillar, then nagtuturn siya into a pod na maaring nangangahulugang isa itong pupa bago ito maging isang fully developed na butterfly na maaring ganun din ang mangyayari ngayon sa formation ng cursed spirit na ito na si Naoya. Though I don't actually think na magiging talaga siyang isang butterfly, maaring magiging siyang isang cursed spirit na cool looking na mayroong mga pakpak. Kasi I can't actually envision Naoya na parang isang cute na butterfly. Considering na nanggaling nga siya sa isang napakapangit na itsura ng caterpillar. Then back to the story, naging nga isang parang pupa itong si Naoya. Habang nakita ito ni Maki, agad niyang winarningan itong si Kamo no Ritoshi na umiwas dahil buhay pa nga itong si Naoya Zenin. Too bad, napakabilis na talaga ngayon ang movement nitong si Naoya. Talagang hindi na siya napansin ni Kamo no Ritoshi habang unti-unting papalapit ang kamay niya sa katawan ni Kamo. Dahil sa atake ngayon ay tumalsik ng napakalayo itong si Kamo no Ritoshi habang nawawasak pa nga ang mga trees na nadadaanan ng kanyang trajectory ng pagtalsik. Sana na nga lang nagamit nitong si Kamo no Ritoshi ang kanyang blood manipulation technique upang i-reinforce ang kanyang katawan. Dahil kung hindi ay siguradong napaka-fatal lang damage na iti-take niya o maaring mapatay pa nga siya ng dahil sa ataking ito. Then finally makikita natin ang pupa form ngayon nitong si Naoya Zenin na merong napakadaming flesh na lumalabas sa kanyang sleeves na parabang isa na naman siyang isang Pokemon. Tingnan nyo na lamang ang itsurang ito ng Deoxys. Diba? Napakalapit ng resemblance sa itsurang ngayon ni Naoya. Dito ay sinabihan pa nitong si Naoya
na isang basura daw itong si Kamo Noritoshi habang sinasabing hindi daw ba niya nababasa ang atmosphere o ang sitwasyon dahil nga naman nag-i-interfere siya sa laban nila ni Maki dahil ang pakay lang naman niya sa Sakurajima Colony ay ang revenge at ang patayin si Maki na dahilan kung bakit siya ay na-violate. Like man, tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang formation na ito ngayon ni Naoya. Kumpara sa mga nauna pang cursed spirit ay napakaganda ng panibagong design na ito para sa karakter ni Naoya. At wag na nating pagtalunan pa, siguradong isang napakapanibagong special grade cursed spirit ang form na ito ngayon ni Naoya. At dito na nagtatapos ang chapter 192 ng Jujutsu Kaisen. Isang napakagandang chapter na naman, although napakarami nating nakakatawang scenes, though hindi nyo kailangang mag-alala dahil siguradong sa susunod na chapter isang all-out battle na mangyayari at hindi na magkakaroon ng mga comedy part na tulad ng nangyari sa chapter na ito. Although actually hindi naman nakakapapangit ng chapter yung medyo comedy parts pero napakaganda pa rin at alam kong mas gusto nyo ang isang napakaseryosong laban. Then again as usual, aantay na naman natin ang release ng chapter 193 para makita natin ang paglalaban sa gitna ni Maki at ng panibagong form na ito ngayon ni Naoya. Who knows, maybe sa next chapter ay makita na rin natin ang butterfly form nitong si Naoya at matunghayan na natin ang napakagandang laban na siguradong mabubuo sa Sakurajima Colony. Ngayon, kung nagustuhan mo ang video ay siguraduhin mo ng naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated tuwing magkakaroon tayo ng panibagong chapter releases, theories and reviews para sa Jujutsu Kaisen, One Punch Man at Black Clover. Katulad ng dati, ilagay nyo rin sa comment section ang lahat ng inyong katanungan at iba pang analysis upang mapag-usapan natin yan sa susunod na chapter o sa comment section. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.